Yes, welcome back to my YouTube channel, Scorpio City, mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ngayon Sunday po, check ko po yung sa may disc brake po ng ating motorsiklong si Yuri. Dahil maingay, baka yung brake pad na nabili ko noon. Samahan niyo po ako sa ating DIY na mag-repair ng ating o pag-check ng ating brake pad. Tara po. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be. So ito mga kapatid, mga ka-Scorpio, yung sa may brake pad, yung iti-check natin. So umiingay po yan pagka tumatakbo po ako. So mag-gloves lang po tayo. Disclaimer lang po, hindi po ako mekaniko, gumagawa lang ako ng DIY ng pag-check up, pag-maintenance ng sarili kong motor para meron tayong sarili nating kaalaman o matuto tayo ng pag-check up ng ating sariling motor. So iano ko lang po, kukontra lang tayo ng dahil sobrang tikas ng nung not dito sa may sa may gulong, sa may axle niya. So gaya po nang sabi ko, hindi po tayo professional na mekaniko. So ito po kasi brake pad ko, bagong bili lang to nung bagong palit nung March this year, kaya lang maingay siya. Nitakbo ko na siya sa nakapagbiyahe na ako sa Albay, sa Legazpi. Noon, maingay na siya noon. Kaya lang hindi ko siya pinapansin kasi sabi ng mekaniko, mawawala rin yung ingay niya pagkatagalan. Kaya lang, ganun pa rin, maingay pa rin eh. Kaya naisipan ko na i-check up yung brake pads. Bicol
ilalagay po natin yung gulong sa may upuan ng motor para hindi po bumagsak yung nasa unang part ng motorsiklo. Yan po, bali kailangan po natin ng Allen wrench. Para matanggal natin itong tornilyo na to. Yung tornilyo na yan sa taas. Pati yung sa baba po, kailangan matanggal din natin para maalis natin yung brake pads. So maglabas ulit tayo para iwas po sa sa matalim na bagay. Natanggal na po natin isang tornilyo. So yung sa taas po na tornilyo, tatanggalin pa rin natin. Yeah, tanggalan natin yung isang brake pad. So mapapansin po natin, makapol pa po siya. No? Kasi nga, bagong bili lang yan. Nung March lang yan, this year na palitan. Kasi yung nga, ganun din, maingay din nga. Yung parang merong daga. So ito yung dagang maingay. Ito yung tornilyo na dalawa. Double check lang natin kasi yun nga, kasi hindi tayo mekanik, mamaya magkaiba yung isa. Then yung isa pa, so mapansin po natin na marumi lang siya, na siguro maingay, makapal pa siya Parehas pa makapal yung dalawang brake pads. No? So lilinisan po natin yan. Kine-check natin maigi. Yan, marumi talaga siya. So kaya siguro maingay. Tsaka nung bumili ako nung brake pads noon, napanood ko dun sa mekaniko na nagpapalit din ng brake pad, na yung bagong brake pad kinikis-kis niya sa semento bago niya palitan yung lumang brake pads. So yung brake pad na binili ko, itong binili ko na brake pad, hindi niliha or kiniskis ng mekaniko. Sabi niya maingay yan pero mawawala din daw, kaya lang hindi rin nawala yung ingay, lalo na pagka basa o kaya marumi yung brake pad. Hindi nawawala yung ingay, na parang meron kang dalang daga sa harapan na gulong, no, maingay siya. So check ko lang maigi kung alin yung nasa malapit sa pinakapisto ng yung tumutulak na pin, no? Tumutulak doon sa brake pad. So lilihain lang natin siya hanggang sa maging malinis na siya. So yung dalawang brake pads dapat malinis bago natin ibalik. So para itong ginagawa ko is para at least meron akong personal knowledge paano palitan or i-maintain yung brake pads ng ating motorsiklo.
para hindi na ako pupunta pa sa o magpapa gawa, magpapa replace ng brake pads sa bilian ng mga spare parts ng motorsiklo. No. Ayan po. No, halatang halata na makapal pa talaga siya. Ganyan po, galing po natin ano, na linisin ng mga brake pads natin, lalo na pag na-encounter na natin na medyo maingay na yung sauna natin na gulong. Ibig sabihin, marumi yung ano, yung brake pads. Yeah. Medyo marami na, maano na yung tubig, marami na. Medyo marumi o kaya manipis na yung brake pads natin at kailangan ng palitan, kaya yung ingay niya sa umpisa mahina, pero habang tumatakbo ka na lumalakas yung ingay nung ano, na yung ik-ik-ik-ik, yung gano'n na sounds, no, na parang merong daga no, sa unan mong gulong. So, it's either marumi o kaya palitan na yung brake pads mo, manipis na. Kaya kailangan ipa-check up mo sa ano, sa mekaniko, sa isang motorcycle spare parts store, no. Pero ako ginawa ko, dahil alam ko na bago pa yung brake pads ko, ako na mismo yung nag-check up kung manipis o marumi yung brake pads natin. Okay na, natanggal na natin yung ano, dumi. So, babalik na natin yung ating brake pads. Yan, kailangan i-push natin yung ano, pinaka-pinya, yung parang pisto na tumutulak para lumapat. Hindi tayo mahirapan ibalik yung gulong mamaya. Lalagay na po natin yung tornilyo. Yan yung sa baba na tornilyo. So kailangan meron din tayong ano, mga special tools like yung Allen wrench, no? Para meron tayong gamit, hindi na tayong maghiram. At kung gusto natin tayo mismo ang mag-check up ng motorsiklo natin, kailangan medyo kumpleto tayo ng gamit.
Yeah. Where do? Work records. TMB rap. Yeah. Yeah. Hipit na natin ang maayos. So yan, ayos na po mga kapatid, mga ka-Scorpio. Approve. Tapos na. Yes mga kapatid, mga ka-Scorpio. Tapos ko na pong ayusin yung ating disc brake. Yung brake pads na. Medyo nahirapan ako. Mahirap talaga pagka DIY. Pero at least na-try natin mag-DIY. Mag-repair. Mag-try mag-repair. Salamat po uli sa inyo walang samang pagsubaybay sa aking YouTube channel Scorpio 16, mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ingat po tayo lahat lagi. God bless us all po. Mabalos. Bye-bye po. See you in my next video. Bye-bye.